us. We'll try to stay here as much as possible. Mm-hmm. Pero itong mga nakaraang araw, umaalis na po sila by the hundreds. So para nga po, hindi pa ata ready ang ating guest, pero I can see, okay na ba sila? Ready na ba sila? Go! Push na natin to, ready partner. Ready na ba? Oo. Wala pang, okay, phoner pala ang ating mga kasama. Oo. Gora na po tayo. Ang ating Undersecretary for Migrant Affairs ng DFA, kasama po natin, Yusek Saralu Ariola. Magandang umaga po mula sa Pilipinas, Yusek. And welcome po sa Good Job. Hello po. Good morning po, Ma'am Rica, Sir Danny. Good morning po. Hello. Good morning Yusek. Kamusta ka na, Yusek? Nasa ano ka ba? Nasa border ka ba ngayon? Nandiyan ka ba sa Poland or are you in Manila? I'm in Manila po. Ako po yung I'm holding the fort. Coordinator. Pero wala pa rin. Opo, kami po yung command center dito. Pero wala po kami talagang tulog for the past few days. Oo nga eh. Kasi parang ang bilis ng mga pangyayari, sir. Sobrang fluid yung situation. Oo. Pero anyway, salamat, no. May nakita kami mga videos na mga updated na videos na somehow. Bigyan mo lang kami ng maikling update, Yusek. Ilan na ba ang ating nailikas na mga Pilipinos from yun doon nga sa medyo troubled Ukraine? Actually po, anim po yung mga nakauwi na. Kahapon, yung sinalubong po ni Secretary Locsin, 12 po sila plus one infant, one child. But the rest of them, yung bulk po sa kanila, nandun po pa sila sa Lviv. Nag-iipon-ipon po yung mga Pilipino doon, lumilikas po from Kiev, but there is a very great hesitance to get repatriated. Nakiusap na po yung embassy na sumama na rin sa bus, pero ayaw po nila kasi umaasa pa yung marami na maayos yung sitwasyon. So I think the reason why they don't want to go is first yung iba married to Ukrainians. So they can't bring their husbands because bawal nga po, di ba? Yung 18 to 60 years old are supposed to stay and fight. So baka mahirap para sa kanilang mag-decide na maghiwalay yung pamilya. Second, yung iba naman po, yung mga teachers, they're really thinking that maayos pa talaga. Kasi maganda daw talaga yung mga trabaho nila doon. Tapos yung iba, household service workers, and they'd rather stay with their employers who are very good to them. So kung saan po pupunta yung employer, sasama na lang daw sila. Okay, Yusek, sinabi mo 6 ang repatriated. So nakabalik niya sa Pilipinas, no? I assume. Apo. Tapos yung 13, sinasabi mo yung 12 plus 1, ito yung nasa Poland at galing lahat ito sa Kiev. Gusto ko malaman kung anong sitwasyon sa Kiev, kasi alam ko yung Donbas region yung unang center of yung target nitong mga Russian troops, di ba? Yung sa area ng Luhansk at saka yung sinasabing Donetsk, di ba? So itong Kiev ba yung capital town? Under threat na rin, ha? Hindi ko masyado nasusubaybayan yung latest eh. Nakikita ko po sa television, sa cable TV na meron po ng mga meron na talaga mga naririnig sa pagsabog, no? Pero yung mga Pilipino po naman na tinatawagan namin, ang ginawa lang nila, they decided to stay together, all of them, around 15 to 20 of them, and stay in Kiev and hunker down. To sabi namin nga na punta na lang kayo in Lviv para makaalis na tayo, makauwi na kayo. Hindi pa raw sila ready, pag-iisipan pa raw nila. So what we're doing is trying to assist kasi meron naman po tayong consulate general sa Kiev. And by the way, Sir Danny, meron pa lang 3 nakalabas through Moldova. So kung saan-saan na po talaga lumalabas yung mga Pilipino, pero mas marami po talagang nagde-decide to wait and see. Matanong ko lang po, no, meron po tayo nakikita on videos na mga nagsistay down doon sa mga train stations na po, no, they're going underground staying sa mga train stations. May mga nakilala po ba, may mga Pilipino po ba na sumama doon sa mga nandun po sa mga makeshift barracks na ginawa nila? Parang wala po tayong naririnig na ganun eh. Kasi yung mga Pilipino, it's either nandun lang talaga sila sa employers nila or pumupunta po sila ng Lviv. Pagdating sa Lviv, medyo matinding pakiusapan po yan kasi hindi po lahat gusto talagang tumawid papuntang Poland. So we provide them with accommodation and financial assistance in Lviv, but we encourage them to get repatriated because
hindi rin sustainable po yun. Di ba? Kung nandun ka sa Lviv, tapos wala ka rin trabaho, tapos maghihintay ka lang, we don't know how long this will last. And ang siguro mas mabigat para sa atin, yung mga ano natin, merchant ships po na may mga seafarers tayo. Dahil meron pong mga tinamaan ng bomba. Tatlo po sila. So, nandun sa Black Sea. Yung isa po doon, yung sa MV Namura Queen, meron pong isang Pilipino na tinamaan sa shoulder. Pero non-fatal naman po. Hindi naman po fatal yung sugat niya. Pero we are already being caught in the crossfire because yung mga Pilipino po iba talaga. Nasa marami po talaga tayong seafarers. Halos lahat naman ng barko may Pilipino. So dahil napadpad lang sila sa lugar na yun, nadadamay po sila. Opo. So, Ma'am, isa pa po. Sorry, partner. Sige, go ahead, partner. Opo. They're calling to arms sa Ukraine po, no? 18 to 60 years old na mga kalalakihan who are willing to fight for their country. May mga Filipino-turned Ukrainian nationals po ba tayo who, you know, by marriage, na nagsabi they're willing to also go on war? Wala naman po tayong naririnig na ganun. Ang alam po natin, the hesitance ng mga married sa Ukrainians to come home is because they don't want to leave their husbands behind. Which is understandable kasi magkakahiwalay yung pamilya talaga. So, yung iba po sa kanila, nasa Lviv ngayon. Yun po yung yung sitwasyon natin sa ground. Opo, ma'am, but we're accepting naman po foreign spouses, di ba? Yes, sa Pilipinas, they want to be repatriated. Opo. Kaya lang ang problema, sa IATF rules allowed po 'yun. Kaya lang po baka hindi rin sila palabasin ng sarili lang bansa dahil meron silang parang mandato na they have to stay, 'di ba po? So, 'yun po yung yun po yung dilemma ng mga married sa mga Ukrainians po ngayon na mga Pilipino po. Tsaka siguro ayaw rin nilang maghiwalay yung mga anak nila sa kanilang father. Oo. Pero bigyan mo kami usik ng idea, no? So ngayon, yung assembly point kung saan dapat i-meet up yung mga Pilipinos na gustong lumipat muna sa Poland, doon sa Lviv. Tama ba? Opo, Lviv. Opo. Kung galing ka po bigyan mo lang, oo. So bigyan mo kami idea, how far, kunwari, magbabus ride sila from Lviv to Poland, yung bang daanan na yon, yung bylag, walang risk na pwedeng magkaroon ng problema along the way? Actually, ang meron po sila sobrang traffic, bumper to bumper. So, yung Lviv to Poland, you mean? Yung Lviv to Poland po, 20 kasi kilometers daw po ang pila. Ilan, ma'am? 9? So, ang sabi po ni Ambassador Ruiz kahapon, yung border, 20 kilometers yung bumper to bumper. So parang it's possible for you to stay in the line mga for a day. Wow. Just to get out. Just to cross the border from Lviv, mga 20 kilometers yung bumper to bumper na traffic na going to the border sa Poland. Opo. Tapos syempre, di ba, may immigration po muna yung Ukrainian border. Tapos pagdating sa Poland, ipaprocess ka pa. So ano po talaga, ang dami kasi. Tapos may mga dumatawid din on foot eh. Pero mas grabe rin yan dahil malamig pa rin ngayon, di ba, Sir Danny? So, talaga, may exodus. Pero karamihan po ng mga Pilipino kasi ayaw talaga. Ayaw pa nilang umalis. Doon daw mo. Nga, di ba kahit sa Libya po, kahit sa Syria. Typical experience ko yan when I was still covering Libya, Iraq. Pero yung, ibigyan mo kami idea, Yusek, yung from Kiev, yung sa capital town, when they travel to Lviv, mga gaano katagal man yun, pwede rin yun by land. By land din po, pero ganun din, matagal din po talaga. Naabot sila ng border. Yung border to border. Bumper to bumper. Bumper to bumper din po. So parang, saka yung train daw, palaging delayed. Kasi meron po tayo mga kababayan na sinasabi na dating sila dapat ng 6, tapos naging 7, naging 8. Kasi nga, di ba po, parang a lot of people want to get out. Pero apparently, yung mga Pilipino, konti lang talaga eh. So, siguro yung resilience, no? Yung tsaka yung yung walang alternatives. Ganun pa. Tsaka naniniwala sila na maaayos din. So, wait and see.
So, ganun po talaga. Ang gagawin na lang po ni Conjen Melicor is samahan sila si Lviv tapos to check on them. Ah. Pero we will continually counsel them and talk to them and encourage them to, as the pag lumala pa po yung sitwasyon, no, na umuwi na muna tayo tapos bumalik na lang kayo kung ano, kung maayos na. Pero ibig sabihin, meron ka bang idea, Yusek, kung mga gaano karami ang Pilipino natin na, let's say, kunwari, nasa Kiev, sa capital, at saka dyan sa Lviv, ilan yung mga possible na for repatriation na anytime? Actually, accounted for is 181, Sir Dan. 181, okay. Pero, and most of them are in Lviv. Yung iba po, na nasa ibang lugar, konti-konti lang, mga 2 or 3. Tapos yung mga yun, okay na naman daw sila. Hindi naman daw sila affected. Pero ang na mga nasa Kiev po talaga, karamihan household service workers. So they're saying they're okay. So we've been calling them kahapon. Isa-isa na nga na po namin. Tinutulungan na namin yung embassy. Okay. Sinasabi nila, wala naman daw silang problema. Hindi sila aalis. Okay sila sa lugar nila. So you have a way to contact, they have a way to contact ang ating embahada or konsulado, at sila, kayo rin may way din to contact them. Kasi kung mga household workers to, hindi naman sila ina-abandon ng kanilang mga amo. Ibig sabihin, they will not be left cold feet. Opo. Saka ginagamit din namin yung Facebook Messenger kasi karamihan po ng mga, isa pong bagay na natutunan na namin, no? Pag hindi mo talaga ma-contact yung OFW, mag-Facebook ka. Mag-leave ka ng message. Kasi doon may connect. Social media. Opo, kasi halos lahat sila naka-Facebook, eh. So, tapos noon, makakakuha ka na ng... Tapos sasagot naman yan after a while. Tapos pwede mo na siyang tawagan or pwede mo na siyang kumuha ka ng telephone number. Responsive naman po yung mga Pilipino. Kaya lang, marami po talagang hindi talaga prepared to return home kasi nandun daw po yung mga trabaho nila at saka mababait po yung mga employers. Opo. Yusek, wala tayong embahada sa Ukraine, di ba po? And alam naman po yan ng mga Pilipino natin na if they chose to stay at lumala nga po yung situation, wag naman po sana, mahihirapan po talaga tayo na i-pull out sila, ma'am, hindi po ba? Meron po tayong honorary consulate sa Kiev. Yes. So may presence po tayo doon. Pero yung embahada, parang kasi yung Ukraine is within the jurisdiction of Poland, of Warsaw. So ngayon po, nandun na po tayo sa Lviv. So we are maintaining our presence there and we will stay there and so long as there's a need. So long as may nangangailangan po ng Pilipino na may repatriate. Alam po nyo yung Pilipinas, hindi talaga tayo umaalis until there's a Filipino on the ground. So we will be the last to leave. Kaya po siguro medyo malakas din ang loob ng ating mga kababayan kasi alam nila hindi sila iiwanan. Opo. Yes, ma'am. But I want to know po sana, paano po yung pinaka, natin, sila po talaga, yung mga Filipinos po natin, ang pupunta doon sa mga rendezvous point. We cannot do extraction activities. Depende po talaga kung kailangan po talaga na i-extract sila, gagawan ng paraan. Ngayon po naman kasi pwede pa eh. Pwede pang mag-meet po talaga sa mga meeting point. Pwede pa may mobility pa rin ng mga tao. Ang problema lang, yung trains medyo puno, tapos sobra yung traffic. Yung tipong hindi siguro, yung traffic na, yung parang yung EDSA bago mag-pandemic. Bumper to bumper. Pero ano po yun, mga tipong kilometers. Because sa Katila talaga siya dahil papunta sa border. So mabagal po talaga yung transportation ngayon. Dahil sa a lot of Ukrainians are also trying to get out of the city. Mm-hmm. Kumustahin ko rin, ma'am, from the nababalitaan niyo po mula sa mga OF natin, yung current situation nila doon sa Kiev. Kasi po, di ba, may the latest I know from yesterday's news, may sinubukan pong sumakop ng isang, I think, electrical plant ata yun, an army base and everything, and tuloy-tuloy na yung nagiging bombahan at nagiging mas stricto na talaga sila military-wise. Ang alam ko po, meron silang curfew. Pero yung mga Pilipino naman po kasi, most of them are household service workers. They are very safe in the homes of their employers. Yun po yung nakukuha namin from calling each and every one of them. No? Tapos yung iba naman,
sasama-sama na lang sila sa isang lugar at they'll wait it out po talaga, ma'am. Kasi ayaw pa nga nilang pumunta ng Lviv eh. Tapos sabihin na lang daw nila sa amin kung gusto na nilang pumunta or magpa-repatriate. But we're there. We have a consulate there which remains open. We have a presence in Lviv and our consul general from Poland is there. So, nararamdaman po nila na nandun po yung DFA. Hindi naman sila iiwan. Opo. Yusek, nasaan ngayon si Secretary Loxin? Nandun po ba sa area? Nasa Poland pa po. Nasa Poland pa po. Okay. Yung bang sa Poland, kung saan natin dinadala yung ating pansamantalang evacuation area ng mga apektado dyan sa Ukraine, do we have enough parang yung facility para ma-accommodate sila? Kasi baka dumami, meron pa tayong enough ng mga doon? Lulugaran sila doon? Nasa hotel po sila sa Warsaw. From the border, they have to travel around 4 hours. Going to Warsaw. Tapos nandun po talaga sila sa hotel waiting for to get a flight. Tapos may mga requirements lang po talaga na of course RT-PCR test and everything. Kung sa kasamaang palad meron pong mag-positive, they just have to quarantine for 5 days, then they can fly home. So si Secretary po, sinasamahan sila pansamantala and he's assessing the situation, no? If he has to stay longer or he can return already. Pero malaking bagay po talaga na nagpunta si Secretary kasi bumulis yung proseso natin eh. Kasi siya lang yata yung Secretary ng Foreign Affairs na pumunta talaga sa border para salubungin yung mga kababayan niya. And sobrang tuwang-tuwa nga po talaga yung mga Pilipino kasi syempre after all the trauma you've been through, at least no less than the secretary is there to welcome you. At saka maganda, Yusek, at least na do-document nyo everything, no, every step of the way, lahat na nangyayari dyan, para at least yung mga videos, ma-bicycle nyo in other news platforms para alam ng mga tao na nandoon kasi... Somehow, manapanood yung mga kamag-anak nila dito eh, no? Where they should contact, di ba? Opo. Kami po, by the way, kung yung mga kamag-anak, kung may nawawala silang kamag-anak o hindi, yung OFW Help po, sir, na Facebook page ng DFA, mag-message lang sila doon. So, if there's something that they need. May hotline ba? Pakisabi mo na on air. Actually, sir, yung hotline, kukunin ko lang po, one second. Sige. Actually, yung FB po... O kayo yung site, yung link. Opo, talaga siya. Sandali lang. Ang number po namin is 028834-4996. Sige. Pakiulit, ma'am. 028... Ito na lang po. 02-8834-4996. Ayun. Ayan. 02-8834-4996. Ayan. Tapos ito po yung mga namin, Globe tsaka Smart. Yung Globe po namin is 0967-442-1825. Ayun. Okay. Sa Globe yan. Opo. Yung sa Smart naman po, 0908-344-2070. Okay. All right. Ma'am, question na rin po. Sa mga nasa Poland na po ngayon, yung mga naka-alis po, na nakapunta po ng Lviv, may mga nag-seek po ba ng psychological help at least? So far, wala po kaming nababalitaan pa po. Pero syempre, we will inform the DSWD once they arrive, no? Because especially may bata nakasama. Pero alam niyo po, ma'am, resilient talaga yung Pilipino. Na parang yung ibang mga tao, medyo na sila, di ba? Warsak na. Shaken na? Mm-hmm. Shaken na. Yung mga, lalo na po yung kababaihan natin. Ang sabi nga ni Ambassador Lea, sila yung talagang hindi kami aalis. Parang malakas talaga ang loob, ang tatapang po ng mga kababayan natin. Usually, baka kaya, mga magulang pa yan, yung mga nanay na iniwan yung pamilya sa Pilipinas. Ano po? Opo. Siguro, I think yun ang iniisip din nila, na pag umuwi sila, hindi na sila makakapagpadala ng remittance.
Tama. Yeah. Yan ang yan yung pinaka-underlying factor. Music. Oh, kasi malaki yung inutang nila para makapag-abroad. Alam mo na, typical kwento. Anyway, Yusek, yung sabi nyo, yung nasa war zone, mga hotels na ano ngayon, nakapit ngayon, ibig sabihin, 13 yun, mga Pilipino, tama ba? Opo. O meron pang madadagdagan? Eh, hindi, wala pa po so far. Pero we will give you updates as every magbibigay po kami ng bulletin every day kasi sobrang fluid, sir, eh. Parang, tsaka pag, we will also inform you kung meron pa pong mga nakakatawid. Pero syempre, ano lang talaga, kailangan talaga silang magstay sa 20 kilometer na ano na pila bago sila ma-process. Parang ano marami po talaga yung lumilikas. Mm-hmm. Mm-hmm. Go ahead, partner. Sige. Oh, the bulk of our workers, Yusek, nasa Kiev, nasa capital town, yung sinasabi mo 181. Most of them are in the capital po. Household workers karamihan? Opo. Opo. So kasi 'di ba usually tagal naman po kayo sa ano 'di ba sa beat ng mga OFW. So talagang 'di ba usually sumasama talaga sila where the employer goes eh. Tapos lalo na they have a very good relationship with the employer. Parang pamilya na rin 'yan. So hindi mo i-abandon. Naiintindihan namin yung mga ano, naiintindihan naman namin yung concerns ng mga ano natin, kababayan. Pero syempre, we are also worried kasi baka mamaya may mangyari sa kanila. And habang that's why we're encouraging them to go on to avail of repatriation habang kaya pa namin silang habang yung movement ngayon is not restricted. Although hindi po talaga natin kayang pilitin eh kasi syempre sariling pagpapasya talaga nila 'yan. Opo. Yusek, last question before we let you go po, no. Unprecedented measures po itong mga unprecedented events po itong nangyari, no, with Ukraine and Russia. Di po natin alam kung gaano pa po ito magtatagal. Of course, we're paying for the budget na ginagamit pang stay ng ating mga OF sa mga hotels, hindi po ba? Kumusta po yung budget ng DFA? Saan po tayo magtatapa if in case mag-over tayo? Ma'am, ano eh, DFA has to, buti na lang nangyari ito ng start ng year na meron kasi tayong 1 billion assistance to National Fund. So that's where we're getting the operations of DFA. We think naman na hindi naman pauubos 'yun sa kasi konti lang naman din ng mga Pilipino talaga sa Ukraine. Wag lang po sana mag-spill over. And kami naman po, ever since, meron kaming contingency plans. So that's why we're ready for this. And we will assist all our kababayan who are in need. Especially, kaya lang po sana, I'll take the opportunity na mag-reach out na rin po na humingi in manawagan na sana po magkipag-contact po sila sa amin or sabihin nila kung nasaan sila. Hindi po namin sila pipiliting umuwi kung ayaw po nilang umuwi. We just want to know where they are and how they are. Kasi syempre worried din po talaga yung DFA kung ano po nangyayari sa kanila. So that meron lang kaming idea kung nasaan sila at kung sakasakali, paano namin sila mapupuntahan at matutulungan. Okay. All right. Yusek, maraming salamat po for your time, ma'am. We'll be sure to be hearing from you in the next few days pa po, ma'am. Opo. Opo. Kayong magsawa. Opo. At pahinga din po pag kaya. Opo, tsaka ano po, prayers po please kasi syempre po for our people and for our diplomats on the ground po. Yes. Opo, maraming salamat, salamat po. Salamat, Yusek, ha, at sa regards sa grupo, sa ating team doon. Opo, thank you po, thank you. Thank you po, ayan po ating